Hello, magandang hapon po. Ako po muli ang inyong kagarden si Perfecto Asistio. So, ngayon po ay gagawa ako ng aloe vera soap. Ito po ang ating ingredients. Siyempre, aloe vera, yung main ingredients natin. Tapos, ito yung pangalawang ingredients, yung soap base natin. Plain lang to na soap base. So, ito ang ano nito is 250 grams lang to or 1/4 yung dami niya. Itong mga aloe vera is na ano na natin to. Nababad na ng kalahating oras at natanggal na yung mga tinik-tinik niya sa gilid para una ang purpose natin diyan sa pagbabad is matanggal yung Halloween content niya. Pag nahalo siya sa ginagawa natin, it's either makontaminate yung ginagawa natin or worse, mag-cause ng irritation sa balat natin. Halo natin sa paggawa ng sabon. Then, kung iinumin naman natin aloe vera juice, yun, maaring una is magiging mapait yung lasa at pangalawa, yun, maaring makakause na sasakit yung tiyan natin dahil may toxic content siya yung aloe vera. Kaya kailangan paggagawa tayo nito, malinisan natin ng maayos, tapos ibabad natin ng 15 to 30 minutes para lang ma-extract yung aloe vera content niya. Yun yung aloe vera, yun yung kulay dilaw na dagta niya o katas. So ito yung panghugas naman natin. Panghugas ng gel bago natin ilagay sa blender. Okay, so ngayon, i-extract na natin, kukunin na natin yung mga aloe vera gel dito sa aloe vera natin. Okay, so ngayon, tanggalin natin yung mga balat para ma-extract natin yung aloe vera gel. Pagka na-extract natin yung gel, ito na yung gel niya, yung aloe vera. Mabugasan natin. Ito, malinis to na tubig. Drinking water to. Panlinis na. Final na panghugas. Bago natin ilagay dito sa blender. Tayong mag-extract ng aloe vera gel natin. Ngayon naman, i-chachap natin tong soap base natin. Thank you.
natin. Na-chop na yung soap base natin. Bago natin tunawin yung soap base, blender muna natin tong aloe vera gel natin. Panghalo. Ready na. So, ngayon, ang next step natin is itunawin natin yung soap base. Kailangan ano lang siya, low heat or medium heat lang para hindi masunog yung imi-melt natin. Actually, dapat ano siya, double boiled kaso wala tayong gamit. Yung mapapakulo ka ng tubig dito tapos ipapatong mo yung isang ganito na ano, bowl para doon mo tutunawin yung soap base, pero wala tayong ano, so yan lang muna. Patuyin lang muna natin yung tubig para siguradong hindi mahaluan yung ano natin, yung soap base. Okay, so ilalagay na natin. Antayin lang natin na matunaw bago natin ilagay yung ano natin. Ilalagay na natin yun yung aloe vera natin. Ano natin. Hindi natin ito ubusin kasi masyadong marami. So, mga tansyahin lang natin. Okay. Lagay natin. Ayun, medyo nasunog na siya. Nagkulay brown na. Tutuin lang natin ng saglit ng aloe vera para tagal yung expiration niya. Ayan, maluto yung aloe vera gel. Okay, so yun, na-mix na ng maayos. Na-mix na natin. Ngayon, kain muna natin. Then, habang pinapalamig natin, i-ano natin yung hulmaan natin, i-prepare natin. Ang pag-prepare natin ng hulma natin, lagyan lang natin ng mantika para hindi siya yung sabon hindi didikit sa hulma. So, ikalat lang natin. Okay, so ito na siya mga garden yung sabon natin. So, ngayon, ibubuhos natin sa hulmaan. Pero kailangan dahan-dahan lang yung pagbuhos para hindi siya magbubble.
Kasi pag nagbubble siya, magbubutas-butas yung magagawa natin na sabon. Kung ano mga kagarden, pagka naibuhos na natin to, tapos gusto natin dagdagan ng kulay, pwede tayong gumamit ng soft coloring para maging colorful yung gawa nating sabon. Lagyan natin ng kulay. So, ito kulay green to. Para maging presentable at colorful yung sabon natin. Haluin natin. So, yun. Nagkulayan na natin. Ito, palalamigin lang natin to. Antay natin na tumigas, pero dapat sa ano lang, room temperature lang siya, hindi siya pwede ilagay sa ref. Antay na lang natin na mabuo or tumigas. After 2 weeks, yun, may sabon na tayo. So ito plain lang to, walang kulay. Unang try natin ang paggawa ng aloe vera soap. Yan, naka ano yan, ganyan. Hiniwa ko lang yan para may sample tayo. Okay, so yun mga kagarden. Hopefully, may na-share ulit ako sa inyo na kunting kalaman. At muli, doon sa mga subscriber natin, followers sa Facebook page, nasa ano na tayo, 203 followers. So maraming maraming salamat sa inyo. So keep watching sa mga video ko at kung meron kayong mga comment, suggestion or any ideas na gusto nyo subukan natin gawin, so i-comment nyo lang dyan sa comment section at itra-try natin. So lahat to mga subok-subok lang. Try lang natin. Mga gawa tayo ng homemade organic product na galing lang din sa atin mga tanim sa bakuran. So muli, maraming maraming salamat at magandang araw po muli sa inyo. Ingat and God bless.